Hey guys, for today's video, isha-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga ginawa namin on our day one dito sa Bangkok. So New Year's Eve na nga kami, naka-touchdown dito at nagkaroon ng problema sa pag-check-in na naming hotel. Kaya January 1 na kami ng hapon nagsimula na gumala. Paglabas pa nga lang namin sa hotel namin, ang dami ng mura at talaga namang nakakatakam na street foods at drinks. At unahin na nga natin itong daily donuts. So this is just 10 baht each at tignan nyo naman, 'di ba? Ang cute at saka parang nasa cafe yung mga donuts nila. Kumuha kami diyan ng dalawa at tinikman namin yung chocolate at saka yung coconut flavor. Ang sarap ng chocolate nila, hindi lasang fake. At the same time, ang cute din ng coconut nila kasi talagang nag-effort pa sila na design na ng smiling face tapos sinira ko lang. So all in all, masarap naman siya at saka sulit na siya for 10 baht. Pagkatapos niyan, dumaan naman kami dito sa 7-Eleven. And actually, bawat kanto dito, 7-Eleven, isang hinga mo lang may 7-Eleven, konting lakad mo lang may 7-Eleven. This is actually a 7-Eleven city. At ang dami ditong pagpipilian at talaga namang mga bago sa paningin like snacks, drinks, mga rice meals na hindi talaga natin makikita sa 7-Eleven ng Pilipinas. Marami na kaming nabili dito pero hindi pa tayo natatapos dyan. Akala siguro namin pera-perahan lang yung Thai baht. At bilang mga tiga Baguio, nakulang na lang a paper bag pati mga isda, sobrang makaka-relate ka dito na dapat lagi kang merong baong eco bag. Pagkatapos namin mag 7-Eleven, dito naman kami dumaan sa Lotus Bank Kapi. Isa siyang mall dito sa Bangkok at syempre una naming pinuntahan ay yung kanilang food court at tinry yung pad thai nila at saka yung cow kamu. At no joke guys, ang sarap ng kanilang pad thai. Ang crunchy niya at saka hindi masyadong spicy kaya talagang lasang-lasa mo yung ibang mga flavors. At ito naman yung cow kamu at sobrang excited ko nga natikman siya. Nakalimutan ko nang ipakita sa inyo kung ano ba yung itsura niya. Actually, ang cow kamu ay yung thigh pork leg. At sobrang lambot ng meat nila. Pero hindi masyadong special yung lasa niya sa akin dahil para lang siyang adobo ng nanay ko. Pagkatapos nga namin, lumabas na kami at dito naman sa labas nila, may mukhang Harrison Paratillo na nagbebenta ng mga dry goods. Pagkatapos nyan, pumunta naman kami dito sa The Mall Bank Kapi. Overpass lang yung pagitan nila with Lotus Bank Kapi. Yun nga lang, mas mahal dito compared sa Lotus. Kaya ang ginawa namin dito, nagpalamig lang kami dahil ang lakas ng aircon nila at dumiretso na kami sa aming fifth destination. At ang aming fifth destination ay ang Ram Kam Haeng Night Market. Ang laki at ang lawak ng night market na to, ang daming pagpipilian at napakamura din. Ang prices nila dito ranges from 5 baht to 250 na ata yung pinakamahal. Yun lang pagdating namin dito, marami nang nagsasarahang mga stalls dahil hanggang 10:30 PM lang daw pala sila. At kung makikita nyo naman, talaga namang nakakatakam at mas mura compared sa mga presyo na nandun sa malls. Kaya naman ito na yung mga una naming tinikman. So unahin na natin itong mga pastries na mukhang fried siomay pero pag tinikman mo, lasang hopya at may iba't iba siyang klase ng feeling. Yung iba, feeling maganda, feeling sexy. Huy, hindi! So meron siyang feeling na red bean, tapos yung isa coconut, tapos yung isa taro, tapos yung isa nakalimutan ko na. Masarap naman siya, yun nga lang pagtikim mo, parang yun na lang yung kakainin mo dahil nakakabusog agad siya. At mas masarap siya kapag may mainit na kape. Gusto rin sana naming tikman yung mga fresh fruits ng Thailand dahil isa nga to sa mga sikat na pagkain. Yun nga lang, parang hindi na siya fresh dahil nga gabi na. So, nag-decide na lang kami na bumili ng fruit shake worth 30 baht. Ito siya. Gusto ko sanang tikman yung mango nila pero ubos na daw kaya avocado na lang yung pinili ko. At ang sarap niya, kakaiba siya sa mga avocado shake na natikman ko sa Pilipinas. Siguro kakaiba siya dahil nga coconut water yung ginamit niyang water na pang shake. Kaya naman sobrang refreshing niya at napaka-perfect niya sa mainit na gabi ng Bangkok. Tinikman din namin yung flavored shaved ice ni ate at ang sarap niya kasi yung yogurt na ginagamit niya dito, lasang Dutch milk. Akala pa namin dito, evap yung nilalagay niya. Tapos yun pala, yogurt na lasang Dutch milk na mixed berries. So bagay na bagay din siya pala sa mainit na panahon. At habang nagtitingin-tingin kami kung ano bang pwede pang kainin, nakita rin namin itong mga coconut na pancakes na isa rin sa mga sikat na street food dito sa Thailand. Amoy siya palitaw dahil siguro sa sesame seeds at saka sa nyog and peanuts na toppings niya. Pero pag tinikman mo, lasa siyang pandikoko. So masarap siya as dessert and at the same time breakfast. At dahil nga nagsasarahan na yung mga stalls sa night market, naisipan namin na tumawid at tignan kung ano nga ba yung mga umiilaw-ilaw pa dun sa kabilang kalsada dahil feeling namin night market din siya at hindi nga kami nagkamali.
Ang dami pa nga mga kainan dito sa kabilang kalsada, though hindi na siya part ng night market. So una na naming tinikman itong mga mukhang fishball at chicken balls. At ganito nga yung mga itsura ng mga nabili namin. Ito mukhang mga chicken hotdogs. Tapos ito naman mukhang mga hotdog ulit. Tapos ito chicken balls. At ito naman parang siomay. Tapos meron din sila ditong pa-freebie na side dish na hilaw na repolyo. Nikman na namin itong mukhang dumplings. Tapos sa loob nagulat ako kasi pugo pala yung laman niya. So bagay pala na ibalot sa wonton wrapper itong mga itlog pugo. Ang sarap niya, kakaiba yung lasa niya. At sobrang anghang pala nitong sawsawan na binigay nung nagtitinda. Kaya naman pala, effective tong repolyo na to para matanggal agad yung anghang sa dila mo instantly. Sinunod ko namang tinikman itong mga mukhang chicken balls at di nga ako nagkamali, lasa rin siyang chicken balls. Ito naman, akala ko chicken hotdog, pero pag inamoy mo, amoy siya pusit, tapos lasa rin siyang pusit. Pwede siya actually ulam eh. Sinunod naman namin itong mga mukhang bisuto, pero pag hilaw, mukha siyang Coco Crunch, tapos pag luto na, mukha siyang chicharap ng Chowking. At ito na nga siya, pag inamoy mo siya, amoy siya mga fishta, mga oshi, mga ganong chichirya. Pag tinikman mo, ayun, lasang fish cracker. Sobra lang nga talaga yung pagka-crunchy niya, yung parang may 3 months warranty kapag di naging crunchy. Sinunod na rin namin itong isa sa mga pinakasikat na street food dito sa Thailand, ang banana roti. Nag-effort pa akong videohan si kuya, akala ko sa akin na yung ginagawa niya. Yung pala, ibibigay niya yung attention niya sa iba, hindi pala yun yung order ko. So ayun, binidyohan ko siya 2 beses. At sana nga this time ibigay niya na sa akin yung attention niya. At yun na nga, nakakalibang pala talaga panoorin itong ginagawa ni kuya na banana roti. So kahit ikaw di ka mahilig sa itlog, di ka mahilig sa banana, di ka mahilig sa pancake, mapapabili ka talaga para lang makapanood ka kung paano niya nga ba ginagawa. At nung na-realize na siguro ni kuya na mahaba-haba na yung exposure niya dito sa video ko, ayan, binigay niya na yung roti namin. At yun, nung tinikman ko na, ang sarap niya pala talaga, lasa siyang banana pancake. Kung mahilig ka sa saging, tapos sawa ka na sa maruya, sa banana cue, try natin to. Grabe, ang inspiring ng sinabi ko. Ito naman yung pinakalas na binili namin, itong Canto Fried Chicken. Ang ganda ni ate na nagtitinda, kaya mapapabili ka talaga ng fried chicken niya. Tapos bumili na rin kami ng rice dito. At ang sarap din ng rice nila, hindi lang basta-bastang Java rice ng shawarma rice dito sa Baguio. At ito na nga, yung chicken din nila, akala ko naman sobrang anghang kasi sobra yung pagkapula na. Yung pala, siguro nag-rejuvenate lang bago iprito. At nung tinikman na nga namin, legit na biryani. Ang sarap ng chicken nila, hindi pala masyadong maanghang. Though merong sipa na konti, pero di ka naman masasaktan. And that's it for today guys. Thank you so much for watching at sana meron kayong napulot ng mga impormasyon kapag kayo naman yung magta-travel sa Bangkok. At Bangkok to your bucket list. Bye!